Yes, welcome back mga ka-letters and music. Hindi po ako nanggugulat. Bagamat kagulat-gulat ang ating mga guests ngayong hapong ito. Nako, alam naman natin na malapit na ang pista ng pelikulang Pilipino. And speaking of pista ng pelikulang Pilipino, marami tayong makakasama ngayong hapong ito na may kanya-kanya mga NGs para sa nabanggit nga nating PPP. PPP. Tatlo, tama. Pista ng pelikulang Pilipino. At para umpisahan yan, para naman i-introduce sa atin ang unang pelikula na dapat natin pakabangan dahil siya ang ating unang guest from PPP. Ito, let's welcome dito sa Letters and Music, walang iba kundi si Christian Bobles. Kasama po ang kanya leading lady na si Miss Elora Espano. Magandang hapon. Welcome to Letters and Music. Yes. Maraming salamat po for having us. Nako, you're always welcome. At syempre, yung mga susunod na linggo ay exciting week para sa atin eh, no? Dahil nga, mapapanood na natin ang walong pelikulang kasama sa pista ng pelikulang Pilipino. Isa dito ay ang pelikulang pinagbibitahan ninyo. Kwentuhan nyo naman kami about Tama-tama, ito Eagle Rock, yung ating ano, segment na sa pelikula Signal Rock. Signal Rock. Bakit kaya Signal Rock ang pamagat? Kwentuhan nyo naman kami about the movie. Kung bakit Signal Rock yung pamagat. Without spoiling the film. Kung bakit Signal Rock yung pamagat, ayun pong abangan nyo sa August 15. Ay! Oh. Ano kaya? Naabangan pa pala. Hindi pa pala natin mamalalaman kung bakit Signal Rock. Oo, abangan. Pero nakita ko yung trailer ha. Napakaganda nung... Ayan. Yung ganda ng lugar. Opo. So puro rock. Yes. Ganon. Tapos yung tinutukoy mo bang si Vicky, si Aling Vicky na nahulog yung anak sa kanal? Parang pwede naman po. Pwede naman po natin siyang isingit. Pwede naman sa'yo, pwede. Tapos malaman niya, hindi pala siya si Ate Vicky. Actually, ito po ay teaser pa lang. Mm-hmm. Oo, yung aming trailer ay ilo-launch mamayang gabi. Ay, ayun. 6 p.m. So, abangan. Kaya pala, teaser trailer ang sabi doon, no? Apo. Teaser trailer. Kasi mm-hmm. Teaser pa lang siya talaga. Pero kwentuhan nyo naman kami about your roles. Okay, so basically, ako po dito si Intoy. Mm-hmm. So, si Intoy ay isang probinsyano, bata, na nangangarap na mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya. Mm-hmm. Basically, his goal, his objective is to keep his family intact. Aha. At mangarap sa mga taong mahal niya. Ayun. So, ayun. And this film was directed by Direk Chito. The master director, Chito Ronio. At nabalitaan ko ha, si Kuya Christian daw ay handpicked daw. Ay, Direk Chito. Ano ang pakiramdam nun? Masaya. Sobrang saya. Kasi, nung nagsisimula pa lang po ako, isa si Direk Chito sa mga director na pinapangarap ko po talagang makatrabaho. Isa siya sa mga director na pinapangarap kong ma-direct ako. Aha. Tapos biglang hindi ko inaasahan sa... Bigla na lang, pagkagising ko sa isang araw, bigla na lang director ko na siya. Wow! So, sobrang honored, sobrang blessed, ang pakiramdam, sobrang happy to be given this opportunity and chance to be working with Direk Chito. Ayun. Tanungin naman natin si Ate Elora. Ano naman ang Hello. Role ni Ate Elora dito? Work ba? Ayun. Ayan, it's working. It's working. Ang role ko po dito ay si Rachel. Mm-hmm. Actually, girlfriend ni Intoy dito sa pelikula. Tapos, isa po siyang island girl na nangangarap ng mas magandang buhay. Ayun. So, yun. Eventually, umalis. Basta, ano ba yan? Eventually. So, magkakatuluyan naman kayo dito. Abangan! Ayaw nila talaga i-reveal. O, tanungin naman natin si Ate Elora. Kamusta naman katrabaho si Christian? Ay, nako, sobrang generous na actor. Kasi alam naman, award-winning actor itong si Kuya Christian, di ba? Award-winning body. Very maalaga din. Paano kayo inaalagaan? I never. Anong pag-aalaga pa to? Maalaga in terms of pag nahihirapan akong umakyat ng rock formation. Grabe, nandun no? Siya. Kasi saan sobrang... lugar ito nga pala? Sa Bili. Samar. Samar, wow! Ito ba ay open to the public? Pwede rin mapuntahan kasi ang ganda. Usually pag ganyan, no, na nagiging location sa isang shoot, nagiging tourist destination siya. Actually, marami na rin nakakapag-shoot dyan. Opo, pero hindi siya madaling puntahan. Oh. Hindi siya madaling puntahan. Kailangan na matinding muscles. No? Buti na lang marami ako niyan. At yung pag-akyat dyan, yung pag-akyat sa mismong bato,
is really a struggle. Mm-hmm. Sobra. Kasi sobrang lakas ng hangin dyan. Talaga? Ayan nga eh. Kitang-kita nga eh. Oh. Yung galon-galon na alon. Oh. Galon-galon na tubig kaya niyang ipahampas sa bato. Pero eto, na-mention niyo yung struggle, di ba? Nung kayo ba ay nagsushoot, ano pa yung struggle? Lalo na pagdating sa pagpo-portray niyo sa roles niyo. Ako, yung... pagdating dun sa pagpo-portray ng role, hindi, I must say, nakatulong ng sobra yung nag-stay kami for 15 days doon sa Bili. Kasi, gigising ka, hihinga ka, kakain ka, ikaw na yung character eh. Ayun. Oo. Pagkalabas mo ng tinutulugan mo, mundo na ni Into yun. Mundo na namin. Oo. So, hindi na kami nahirapan. So, talagang, kumbaga, immersion. Oo. Ganon na yung peg eh. Andun na talaga kayo, immersed na kayo. Kasi andun tayo. Siguro yung struggle, yung 2 hours lang yung tulog natin kada araw. Talaga. For 15 days straight. And yet, dun sa 2 hours na tulog na yon, sobrang nakakapag-work pa rin kami ng maayos kasi sobrang saya nung working environment namin. Ayan. Mm-hmm. Tsaka iba pa rin pag nasa nature kayo, di ba? Iba pa rin yung feeling. Mas nakaka-relax kahit pa punong-puno kayo ng stress sa trabaho. Kasi di madali. Hindi naman stressful yung trabaho, pero hindi talaga madali yung ginagawa ninyo. Sa Ate Elora naman, ano yung pinaka-challenge sa'yo sa pagpo-portray mo ng role mo dito? Ano yung pinaka-challenge sa akin? Yung sampalin si Christian. Ay! Talaga ha? Sinampal mo ang isang Christian Bobless! How dare you, Arms? Pero abangan niyo yung eksena doon. Ang sarap mong sampal niya. Abangan niyo yung eksena doon. Seat na seat pa rin. Tapos, isa din sa mga struggles, siguro yung weather condition. Mm-hmm. Kasi that time, medyo mabagyo nung time na yun. So, malakas yung hangin. Tapos inuulan, kita nga, bumabagyo, nagsushoot pa din. Buti walang nagkasakit sa inyo, no? Ay, nagkakasakit pa po kami. Nagkakasakit pa po kami. Naaga pa naman kasi... Parehas po sila na merong kanya-kanyang pelikula para sa pista ng pelikula. Pero bago yan, ano muna ang say nyo sa adhikain ng pista ng pelikula ng Pilipino? Oh, sabi mo mga ganong question, nakaka-teacher. Okay? Sobrang ako, personally, I'm thankful sa PPP kasi, ayun nga, kagaya ng sabi niya, binibigyan nito ng pagkakataon ang mga artist to showcase their love for the craft. Aha. Opo. At binibigyan din nito ang pagkakataon yung mga... artist na may talento pero hindi napapakinggan, ayun. Hindi nakikita. Kumbaga, ito yung magandang venue, no? Para talaga, mas lalo pang ma-discover yung mga artist na hindi nabibigyan ng chance, diba? Hindi yung mainstream talaga. Kasi may iba kasi paulit-ulit silang lumalabas sa TV. Give chance to others naman, di ba? Pero ito na nga, dahil dyan, imbitahan nyo ang ating mga ka-letters in music na huwag palampasin ang inyong mga pelikula sa darating na pista ng pelikula Pilipino. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso na suportahan po lahat ng 8 kalahok na pelikula na kasama sa pista ng pelikulang Pilipino. Particularly na po ang aming film, ang Signal Rock. Ito po ay passion project ng nag-iisang master director, Direk Chito Ronyo. Ito po yung sinulat ni Roddy Vera. Ayan po, after Die Beautiful po, na naging success noong 2016, ito na po yung next kong gagawin. So sana po, suportahan nyo po kami. Ayan. Maraming salamat po. At for sure, susuportahan nyo na ating mga ka-letters in music. At syempre, isa pa ha, ang dami nyo mga supporters, ang daming umahanga sa inyong mga talento. Ano naman ang mensahe nyo para sa kanila sa walang sawa nilang pagsuporta sa inyo? Maraming salamat. Unang-una sa lahat, sa pamilya ko, sa laging pagsuporta sa akin, sa mga tao po na patuloy na nagtitiwala po sa kaya kong gawin at sa lahat po ng kaya kong gawin at sa kung gaano ko kamahal ang craft na ito. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagtitiwala sa akin, kay Direk Chito, sa Regal Films, sa RSB Drama Unit, kung saan ako nagmula sa Star Magic Workshops, ang Christers, ang aking mga support group. Ayan, maraming salamat po. Ayun po. Uy, may bago din na akong support group. Anong tawag sa'yo? Vans Club. Wow! Vans Club!
Ay, so, Vans Club! Vans Club! Hi, Christers! I love it! I love it! Hello sa mga Christers and Vans Club na alam ko naman talagang inabangan ang pagbisita nyo dito. Kaya maraming maraming salamat for gracing the show. Pinasaya ninyo ang hapon ng ating mga ka-letters in music. And syempre, alam ko marami pa magdaratingan ng mga projects sa inyo. At alam ko may mga appearances pa kayo sa iba't iba pang mga program at iba't ibang lugar na gustong mapanood ng mga ka-letters in music natin. Kaya naman, for more updates, ano ba yung mga official social media accounts na pwede nating ma-follow? Sa Instagram, Christian Bables, pero at Christian, tatlong A po, Christian, 06. Talaga tatlong A, naunahan ka rin ng poser. Talaga naman yung mga poser, ang bibilis, po, no? Ang bibilis. So, at Christian 06, tapos sa Facebook po, at Christian Bables, sa Twitter, at Christian Bables. Alright! Naku mga ka-letters in music, Vans and Christian, live na live po dito sa ating programa. Kaya naman sana na-enjoy nyo and thank you again, Kuya Christian, maraming Kuya Vans. Thank you, Ate Apple. And congratulations in advance. Alam ko magiging successful lang inyong mga pelikula. At syempre, bago tayo magpaalam, batiin muna natin ang happy, happy birthday si Kakay Egama na nasa Cagayan de Oro. And belated happy birthday din kay DJ Moody Jam ng Pinas FM 95.5. At eto naman, kung kanina DJ na bagnit ko, usapang VJ naman tayo. Kasi eto, shoutout sa lahat ng mga gustong maging VJ dito sa Letters in Music. Mag-message po kayo sa aming Facebook page. Alam nyo na kung ano yan. Malay ninyo, mapasama pa kayo sa Wave 2 ng mga VJs dito sa ating programa. At syempre, lagi po kayo maging updated sa mga happenings dito. Just log on to our Facebook page. Ang Facebook page po natin ay facebook.com/net25tv. At syempre pa sa mga ka-letters in music natin na gustong, may gustong makasama kami dito. Kung meron kayong mga request sa mga artists, mag-email po kayo sa amin sa lettersinmusic25@gmail.com. At syempre pa, mapapanood nyo din ang mga past episodes at segments ng Letters in Music sa aming YouTube channel. Just subscribe sa youtube.com/net25tv. At bukod po dyan, mapapanood nyo din kami at iba pang mga programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website na www.net25.tv. Time! O, diba? Break it down, y'all! At syempre, kunapitin po kayo sa aming kulitan with Kuya Christian and Kuya Vance. Magpapatuloy natin yan sa Pinas FM. Kaya tumuto kayo from 2 to 5 dahil makakasama nyo pa rin po ako. But for now, it's bye-bye time. Again, thank you so much for joining us this afternoon. Muli, ako po si Apple Chu and I'm 1 with 25. Thank you, Patisserie Hair and Nails a lot. Thank you, Kuya Christian. Thank you, Kuya Vance. Thank you. Thank you, mga ka-letters in music. Mabuhay na po. Bye! Enjoy your meal.